Hello there guys! Welcome again to Sharecavsky TV, and today tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Shopee account this 2022. So, nauuso na ngayon yung mga no-hassle online shopping at home delivery. At ang kinaganda kapag meron kang Shopee account at first time user ka dito, meron kang 100 pesos off sa unang bibilhin mo sa Shopee. At the same time, free delivery. Pag dumadating naman yung mga sales sa Shopee, makakapili ka ng gusto mong item na naka-promo. Yun. So, without further ado, let's start! Na pala guys, ang ginagawa ng iba kapag gumagawa ng Shopee account is nililink nila ito sa kanilang Facebook at Gmail. Yun nga lang, hindi siya nag-auto-save. So, kailangan mong i-repeat yung pagta-type ng mga information. So, para at least mas shortcut, direktang sa mismong Shopee account tayo gumawa. At the same time, matitrace kasi ni Facebook or sa Gmail nyo yung mga transactions na ginagawa nyo sa inyong Shopee account. So, para mas maganda at mas ligtas ka sa mga scam, possible scams, is mismong direct tayo sa Shopee app. Yan. So guys, kung wala kayong Shopee account, mag-download lang kayo sa inyong Play Store. And then, click nyo yung Shopee. Yan. And then, since nakapag-download na ako, i-click nyo lang yung download. Tapos, pagtapos na, i-click nyo yung open. So, punta tayo sa ating Mi account. So, dun lang sa baba, malapit dun sa may bell tsaka notifications. Yan sa Mi, mag-sign up tayo. So, ilagay natin yung ating phone number. Okay, so next natin. So, ayan. Magsisentas siya ng code. So, yung code na ilalagay nyo is yung OTP code na mga numbers. Okay. So, next natin. And, re-e tayo ng password. And, so, set up natin yung ating Shopee Pay. So, read more natin. So, yung Shopee Pay, sa kaalaman ko guys, is pwede kang magbayad or bumili ng item pero babayaran mo siya after some time as long as nasa cut-off ka. So, babayaran mo siya siguro within after ilang weeks. Okay. So, lagay natin yung ating first name. So guys, maglagay tayo ng email natin. So, in-next lang natin. So, make sure guys na babasahin nyo yung
terms and conditions ng ShopeePay para at least mas maintindihan nyo. May sinenta ako. So, ilagay na natin. So, continue. So, maglagay tayo ng code. I-pass ko muna. So, i-next natin, guys. And then, ilagay natin ulit. So, ayan guys, since wala pa tayong naiilagay na pangalan sa ating mismong profile, i-click natin yung mismong profile or icon doon sa taas, yung sa classic member. So, ito. Ayan. And then, maglagay tayo ng picture. So, ayan. Click natin yan. Craft lang natin. And then, mag-set tayo ng pangalan. Save lang natin. Maglagay tayo ng username. Sigura. Tapos, i-save natin. And then, maglagay tayo ng bio natin. Nang gugulo yung asawa ko. Okay, so, lagay natin yung gender. And then, lagay naman natin yung ating birthday. Okay, so, submit. And then, iset natin yung ating email. So, lagyan natin yung ating password. Confirm lang natin. At lagyan natin yung ating email address. So guys, nailagay na natin yung ating Yahoo or Gmail, sorry. So okay, confirm natin. Then before that, i-check muna natin to. Yan. Nga pala guys, nag-iiba-iba itong ating, kumbaga, kung i-click mo siya, before natin i-click yan, kasi magre-refresh na naman siya, mawawala na naman yung sinave natin. So, better na i-verify muna natin yung ating Gmail. So, yan. Then, click natin. Verify only. Kasi pag click mo yung subscribe to newsletter, marami ka marireceive na mga emails from Shopee kahit hindi naman talaga kailangan. So, ayan. Punta na tayo sa ating account. So, mag-login tayo. Lagyan natin yung ating email or username. Hindi siya kasi na-save yung username nung nag-refresh. Yun yung problema kay Shopee kasi, guys. So, login natin. So, ayan, guys. Punta na tayo ulit sa ating mismong icon, yung may profile picture natin sa Shopee. So, click natin yan. Then, palitan natin to. Save natin. Ilagay natin yung gender. Okay. So, nandito na yung ating
mga basic profile. So, i-click lang natin yung check. And then guys, punta tayo sa settings para naman ma-set up natin yung address. Kasi hindi pwedeng walang address, hindi nila mai-deliver yung item. So, click natin yan. Click natin yung address. So guys, click natin to. And then, for accurate and timely delivery of instant services, Shopee collects location data. Okay, so okay mo. And then, location access for this app. Allow only while using the app. Yan. Okay, so ilagay natin yung ating full name. Or yung full name ng anak ko. Yung full name dapat guys, hindi yung, hindi pwede yung mga phone pal name o kaya yung mga nickname na nakakatawa, hindi pwede, dapat yung full name mo talaga. Nilagay mo lang yung iyong number na gagamitin. And then use my current location, pwede nyong ilagay yan at the double check nyo pero guys kung accurate yung nilagay ni Google Map. Yan yung postal code, kung anong code. Kung hindi nyo alam yung postal code, search nyo lang postal code of ba kung saang lugar kayo, Mabalacat, Pampanga yan. So, ilalagay natin yung full address natin dito, guys. And then, kung gusto nyo ilagay nyo yung work, kung pinapadeliver nyo siya sa workstation nyo, or kung sa home lang, ilagay yung home. And then, you are done. So, submit. So, yan. So, since tapos na tayo sa ating address, kung gusto nyo magdagdag ng address, halimbawa gusto nyo siyang ipa-deliver sa inyong ina, lagay nyo lang yung pangalan ng nanay nyo, yung number niya, tsaka yung full address ng mother mo. Okay? So, back natin. Ilagay naman natin yung ating... Kung halimbawa kung gusto nyo yung cash on delivery, no need to add yung mga bank accounts or cards. Kung ilalagay nyo naman yung mga card nyo, kailangan nyo lang namang fill upan yung basic info. Ilalagay nyo yung, i-add nyo yung yan. I-add nyo yung card number. Yung card number yung sa taas. And then yung date, year, kung ano, tapos ininext nyo, then ilalagay nyo yung tatlong number sa likod, yung CVC. And then, successfully submit na. Okay? So, ganun siya. Ayoko lang i-record yung account details namin. So, since okay na to, guys, yan, maglagay tayo ng search tayo, halimbawa, running shoes for women. Mga ganyan. So, pwede tayong mag-search ng mga ganyan. Halimbawa, ito. Yan. Running shoes. Kung gusto nyo ng mga running shoes, pwede nyo yung add to cart. I-heart nyo. Ganyan. Kung gusto nyo mapunta sa favorites or sa heart side, lagyan nyo yung add to cart kung gusto nyo na agad bilhin. So, ang alam ko guys, kasi pag new buyer ka sa Shopee, meron kang coupons na makukuha. Size 8. And then add to cart. Yan. So, makikita natin siya. Back natin. Click nyo yung arrow sa baba. Click nyo yung parang Shopee cart. Yung cart ng pang shopping. And then, click nyo to. But before that, guys, may makikita kayong Shopee voucher. So, i-click nyo yun. Pag na-click nyo yung Shopee voucher, meron dyan yung new user only. Yan. Pero hindi ka, halimbawa wala ka namang Shopee Pay, hindi mo pwedeng i-click itong Shopee Pay. Kasi applicable lang voucher na yan sa Shopee Pay. So, i-click mo yung voucher na applicable sa'yo. Halimbawa, free shipping, cash on delivery lang. Or halimbawa ito, plus 60 kasi up to 60 yung magiging discount mo. Or 100% of new user.
Pag new user ka, meron kang 100% off, meron ka pang free shipping. So, check natin. Minsan kasi nag-invalid, guys, kapag i-check out mo is either may problema sa voucher, ayaw ng buy, ng seller na masyadong nadi-discountan yung item niya, pwedeng mag-error yan. So, i-click nyo lang yan. O, ayaw niya nga. Click nyo na, tingnan nyo. Check out failed. Oops, the voucher code is not valid. Okay, so, ang gagawin natin, i-click ulit natin yung Shopee voucher. Tapos siguro, yan, ito lang. Click natin kung applicable yung free shipping voucher. O, yan. Tapos, ang i-gagawin nyo, since na-discountan na yung inyong shipping fee, 288 na lang. Parang hindi ka rin nagbayad ng shipping. Ang gagawin mo na lang dyan, guys, kung satisfied ka na. Oops, may nakalimutan tayo. Yung select payment method. So, sa select payment method, halimbawa, may nakalink na bank account. I-click mo yan. Or, may credit at debit card kang nilagay. Pero kung gusto mo yung cash on delivery, ito lang. Pero kung payment center, gusto mo bayaran mo sa 7-Eleven, ng GCash, or kaya ng department store sa Robinsons, pwede naman. So, since cash on delivery lang tayo, confirm. Tapos, click mo yung place order. Yun, nakapag-Shopee ka na. So, since tutorial lang to, wait, okay. So, guys, ganun lang kadali gumawa ng Shopee account. Ang kinaganda sa Shopee, guys, is mas mura siya sa mga physical store. At the same time, marami kang makukuhang vouchers at coupons. Especially kapag matagal ka nang nagsha-shopping online. I hope, guys, nagustuhan nyo at may natutunan kayo sa video ito. Please, don't forget to hit like and subscribe. Malaking tulong ito sa isang small YouTuber na kagaya ko. Thank you and goodbye! Thank you.